Te. Ano na, matatapos na yung weekend, di pa tayo nakapag-rides. Dito, tingnan mo. Maganda Saan ba dito. yan? Tingnan. Oh, di ba? So, andito na tayo sa BRT. Woo! Marami pa siya lang dito, pero ilan lang lang pupuntahan natin. So, let's go! So, yun mga kapalibot. Hindi naman tayo papayag na hindi makakapag-rides ngayong long weekend. Kaya naman, papunta na tayo ngayon sa Verde Villa Falls dito sa BRT Bulacan. Kagabi lang kami nag-search ng lugar na pupuntahan at dahil sobrang init ngayon, tamang-tama yung pupuntahan natin dahil masarap manigo sa falls. Bukod sa fresh water na walang halong kemikal, malamig pa yung tubig. Kaya naman, let's go! Wow! Yun! Salamat sa Waze at nakarating na rin tayo! Hanap muna tayo ng pwesto na mapaparkingan. Grabe! Dahil Sunday ngayon, ang daming riders, halos puno na ang mga parking areas. After makapag-park at magbihes, punta na tayo sa entrance. Magbabayad tayo ng 75 pesos per head para sa entrance fee at additional 300 pesos para naman sa tour guide. Hindi daw kasi pwedeng hindi magpa-assist dahil malayo ang lalakarin. 25 to 30 minutes papuntang falls. Malayo pa niyan, te. Ah? Etong si Rebs, kakaumpisa pa lang sa paglalakad, tinatanong na agad kung malayo pa. Natawa tuloy yung tour guide namin, halatang ayaw maglakad. Kung katulad ka namin na mahilig sa adventure, ma-enjoy mo ang paglalakad. Dahil sobrang ganda ng view. Yun nga lang, literal na nakakapagod. Since 1 PM na kami nakarating, sobrang init pa. Kaya kung pupunta kayo dito, I suggest na umaga. Around 6 AM open na daw sila. You know, accessible din ito para sa mga naka-dirt bike. After 20 minutes sa paglalakad, heto na, nakarating na rin kami. So, dito, meron din namang tindahan. Yun nga lang, medyo pricey yung tinda. Syempre dahil malayo at yung additional effort nila para dalhin yung paninda nila dito. Finally, heto na ang Verde Villa Falls. Grabe, ang ganda. Worth it yung pagod at paglalakad. Woo! Since 2 PM na at hindi pa rin kami nagla-lunch, kaya kakain muna tayo. Shout out sa mga inasalapalit. Hindi po to sponsored. Siya nga pala, nasa inyo rin kung gusto nyo mag-rent ng cottage. 350 pesos ito or pwede din namang hindi.
Marami namang pwedeng pagpapwestuhan. Kaso dahil marami kaming gamit na dala, kaya nag-rent na rin kami. Hetong si Kalbo, nainggit sa mga nagda-dive. Nag-dive ng naka-vest. Pero hindi naman lumubog. Pok! Time check, 4 PM na, kaya nag-decide na kaming umahon. Pero pwede din naman manigo hanggang 6 PM. Hanggang 4 PM din kasi yung cut-off nila sa entrance. After nun, hindi na sila magpapapasok. Sabi ng tour guide namin, pwede din naman overnight dito. Bali magiging doble yung bayad. Dahil past 5 PM na, hindi na kami nakapunta sa mga iba pang tours sa spots dito sa DRT. Kaya uuwi na kami. About naman sa gas consumption namin from Apalit, nagpakarga kami ng 400 pesos full tank na yon. 2 pairs pa lang naman ang nabawas kaya hindi na kami nagpakarga ulit. In total, nasa 200 kilometers din ang binyahin namin. Kung i-estimate, parang 300 pesos lang yung nagastos sa gas. Next vid, balik tayo sa DRT para sa iba pang tourist spots. Salamat sa panonood!